Good afternoon, good afternoon. Hoy, may nakasilip agad. Magandang hapon sa inyong lahat. Ayan, yung matagal na natin hinihintay, na-aproban na ng mga senador, and then, pinasa sa Malacanang, na-aproban na ng presidente, ang SIM registration law. Ayan. Pero pag-usapan natin yan, ha? Ano nga ba yung SIM registration law na matagal na nating hinihintay? Ayan, sige. Magsishare muna tayo. Ba't ayaw lumabas sa akin yung live ko? Nasaan na yan? Hindi lumilitaw dito sa akin, eh. Hanapin ko lang po, ah. Nasaan na yung live na yan? Mag-isip na kayo ng mga ano, pag-uusapan natin. Mas maganda tungkol sa SIM registration law. Ayun, si Mabel Estefania Mamon. Ayan, good PM din sa'yo. Ba't ganun? Tila hindi lumilitaw sa aking ano. Anyway, ganito na lang. Meron akong gustong pag-usapan natin. So eto na, no. Tungkol sa OLA, nagkaroon na tayo ng mga dati pa na merong cyber crime law. At nadagdagan 'yan ng Truth in Lending Act. Nadagdagan pa yan ng Fair Debt Collection Practices Act dahil sa pagsusupersige natin noong 2019. And then, nadagdagan yan ng Consumer Protection Act. Ayan, ha. Halos lahat na ng karapatan para labanan itong mga OLA na to, andyan dyan na. Kaya nasa sa inyo na nga. Sabi ko nga, nasa inyo na nga, eh. Paano nyo lalabanan? Ngayon, na-aproban na rin ang SIM Registration Law. O yung SIM Registration Act. So, nasa inyo na talaga lahat. At hindi na ano, ganong makakapangwalang niya itong mga agent na to. So, isa to sa makakapigil. Pero, meron tayong isang nakikita dito na magiging problema natin. Kasi alam mo naman dito sa atin, ang mga Pilipino, talagang nakakagawa ng paraan. Nakagawa ng mga palusot para lang makagawa ng mga katarantaduan, ng mga kalokohan. Alam natin yan. Halimbawa, ayon sa aking pagkakaalam, itong mga telco na to, yan, itong mga telco na to, isa sa proseso nila sa pagpaparehistro ng SIM ninyo, SIM registration. Actually, meron naman yung pagdating ng IRR nito, yung Implementing Rules and Regulations. Ayan. And then meron tayong 180 days para magparehistro ng ating mga SIM card. So mapipigilan ba nito etong mga pangaharas ng OLA? Opo. Mababawasan 'yan. Pero maaaring makaisip din ng mga katarantaduhan ng mga OLA. Kasi ayon sa pagkakarinig ko doon sa sinabi ni Senator Grace po, doon sa proseso ng mga telco, ay magsasubmit tayo ng ID with selfie. So, ID at selfie natin. So, medyo, alam naman natin kung gaano kawalang niya itong mga OLA. Baka mamaya, itong mga scammer na mga dagandingding na nanghingi ng mga selfie natin, ninyo, yung mga sumali sa mga GC, yung mga GC ng yung Chupalemo na yan, ex-camero, si Chupalemo ex-camero, nanghingi sila ng mga selfie ninyo at nanghihingi ng mga bayad para isali kayo sa GC. Kaya nga ayaw ko niyan. So, eto ngayon ang requirements ng mga telco.
So, ang kawawa dito naman, kaya dapat ito mai ano natin sa kanila. Gagawa tayo ng paraan para maiparating ito sa mga telco. Kasi maaari nilang magamit yung mga datos ng nyo na ibinigay nyo dito sa mga OLA para magparehistro sila ng SIM. Di ba? Kung ganun ang requirements. So, dapat why not na ano na ang gawin nila kagaya nung pagbe-verify sa mga GCash, 'di ba? Yung mismong sa GCash kayo magpi-picture, ibi-blink niyo yung mata niyo as in live 'yon. Live yung iaano niyo para i-read ngayon nung application ng GCash. So mahirap po kasi pag magsasubmit lang tayo ng selfie lang na may hawak na ID na picture. Tapos si selfie natin. Mas maganda yung live talaga. Kasi maaari nilang magamit yung mga isinamit natin na mga selfie natin nung tayo ay nag-loan at dun sa mga sumali ng GC. Yan, yun ang inaalala ko. Sana hindi ganun ang proseso. Total high-tech din naman eh. Alam naman ng mga telco yan. Sana ganun. Tingnan na lang natin kung ano yung mga proseso nila. Pero pagka ganun, gagawa tayo ng paraan para maiparating sa kanila na hindi epektibo kung ganung selfie lang. Dapat meron silang mga kaparaanan na ma-detect talaga na kayo talaga yung nagpaparehistro. Kasi baka magamit yung mga isinamit nyo yung kung nakuha nila kayo noon ng mga selfie na may ID. Baka mamaya itong mga agent iparehistro na naman nila yung mga selfie ninyo para magparehistro ng SIM card tapos gamitin nila sa kalokohan yung SIM card. So yun po. Kaya yun. Yun ang dapat nating antabayanan pagka inilabas na nila yung ano, yung mga proseso kung paano magpaparehistro. Yan. Sana nga maganda naman po yung ano yung proseso nung pagpaparehistro natin sa GCash, di ba? Pagbe-verify, nabe-verify niya. Kasi hindi po pwedeng picture lang o ang ipakita mo. Kasi ibi-blink natin yung mata natin dun eh. Ibig sabihin, buhay ka. Live yung ano mo. Live yung picture mo. Nakaharap ka sa camera ng apps ng GCash, halimbawa, at pag pinicture ka ng GCash, i-click mo yung mata mo. Dapat ganun. Tapos pagbibigay ka ng ID, dapat ganun lang. Hindi yung mismong selfie. At ang pagkakasabi kasi nung ano, pagkakarinig ko sa explanation ni Senator Grace po, selfie. May hawak ang ID na selfie mo ang isasubmit mo. Ganon. So, medyo ano yan, parang ola. Baka kayong mga selfie ninyo ay magamit. So, yun. Teka lang. At pasensya na. At hindi ko pa makita yung ano eh. Hindi ko po makita yung live. Itong live ko, hinahanap po para mabasa ko po inyong mga... Teka lang po ah. Tingnan natin. Pasensya na. At medyo na-late ako ng... Ayun. Kita ko. Ano ito ah? Nawala. Nakita ko na. Lumabas na eh. Teka. Lumabas na po. Ayan ha. Nakita ko na kanina, nakabungad eh. Nampo ha. Ayun, nakita ko na po. Ayan, para mabasa ko po yung mga bumate, yung mga nag-message sa atin ngayon. Ayan, si Mabel Stephanie Mamon. Yung OLA ko po may SEC. O, ano yun? Yung OLA ko po, may SEC po. Wala pa po ako pambayad. Ano po laban ko doon? Ang laki ng laban mo. Kahit may SEC pa yan. Sabi ko nga, legal, registrado o hindi. Legal o illegal. Para sa akin, lahat sila ay illegal. Dahil wala pa akong OLA na nakita. Ha? Take note, wala pa akong nakikitang OLA na sumunod doon sa tamang interest cap ceiling. Lahat lumalagpas sa interest cap ceiling. Dapat 6 to 15% maximum
sa loob ng isang buwan. So, paano magiging legal kung ang utang mo eh 3,000 at kinaltas na nila yung halos kalahati at babayaran mo nang wala pa sa isang buwan, yun po ay hindi tama. So, doon pa lang po, may illegal na doon. Kaya, hindi po sila makakakuryo sa inyo. Yan po yun, ha? Ayan, sana, ikaw na mismo, Mabel, ang pag-aralan mo maigi yan. Michael Gray Nakum. Yan. Dapat may ID nga. Ayan nga po eh. Yun. Dapat medyo pag-aralan nilang maigi tungkol sa SIM registration na yan. Kung paano yung proseso ng pagpaparehistro. So sa ngayon kasi hindi ko pa alam kung paano talaga eh. Pero narinig ko lang po. At sabi ko, aba, kung selfie ang hahanapin nila, delikado pa rin. Kasi maaaring itong mga sa dami natin, 100,000. At halos yata kalahati ng populasyon ng mga tao dito sa Pilipinas ay nabiktima nito. At hindi lang yung mga biktima, pati ang mga contacts ng mga biktima, lahat ng contacts, lahat ng kamag-anak ay nabiktima nitong mga ola na to. So, ang kawawa na naman dito, yung mga may nagsubmit ng selfie, baka yung mga selfie nyo gamitin sa mga SIM card, gumawa ng katarantaduan, kayo ang maiipit. Ganun po yan. Kaya dapat kaya nga sinasabi ko, mas mainam na may email kayo na nag-complain kayo at naipasubmit nyo sa mga inuukulan yung mga dokumento na yan in case na gamitin yung mga selfie ninyo na isinubmit sa mga ola, meron kayong patunay sa sarili nyo na yun ay nabiktima kayo dahil isinubmit nyo yung mga selfie ninyo. Yan po ah, tandaan nyo po. Hindi naman siguro kabawasan sa oras yung email ninyo, yung inyong mga reklamo sa PCC at Malacanang, sa SEC, sa NPC, sa NBI, PNP, sa Rectang Connect, kahit ano dyan, pwede nyo pag-email nyo or mag-report kayo, mag-file kayo sa pinakamalapit na regional office na anti-cybercrime sa lugar ninyo. Yan po, para hindi po kayo madiin kung sakaling gamitin uli nila itong mga selfie ninyo sa katarantaduhan gaya ng ginagawa nila sa mga selfie ninyo na iginagawa nila kayo ng loan sa ibang kampanya. Ganun po yan ha. So, habi ni Mabel, Stephanie, o kaya mas maganda sa mismong telco magpunta yung mismong tao ang mag-a-apply. Oo, pwede naman po eh. Ang pagkakarinig ko, pwede po sa mismong telco. Ang problema, sa mismong telco, sa dami ng tao dito sa Pilipinas, sigurado, baka pag pumila ka sa telco eh, baka inabot ka na ng 180 days, hindi ka pa nakapagparehistro sa dami. Sa dami na magpaparehistro. Ganyan po yan. Yun po. Ayan. Kaya dapat talaga meron talagang online. Pwede naman po mag walk-in, nasa inyo po 'yan kung magtsatsaga kayong pumila. Ayun. At isa pa po dapat yung mga SIM card. Ito pa dapat maiisip nila eh. Yung mga SIM card gaya ng mga Globe na nakarehistro na sa mga GCash na may mga yung mga na-verified na. So, automatic may pangalan na yun eh. Yun, dapat yung mga SIM card na yun, automatic na yun eh. May record na sa kanila yun eh. Kasi yun yung may mga GCash, yung may mga e-wallet, dapat yan, nakarehistro na yan. Kasi, binerified na nila yan eh. Yan ang mga original. Kaya dapat yan, exempted na yun. Dapat ganun yan eh. Kaya sana, nananawagan din tayo dun sa mga telco na yan at saka sa mga senador. Hindi ko pa nakikita narinig tuluyan kung ano talaga yung mga prosesong gagawin nila. Hintayin pa po natin yung talagang pagpinapatupad na nila to. So, yun. At titingnan natin kung ano magiging problema dito. Kaya kayong mga kasama natin, mga ka-ola victim, medyo hinay-hinay lang po kayo ha. Sa pakiramdaman po muna natin kung ano yung mga ipapatupad nila
dito sa implementing rules and regulations na kasama yung mga telco. Dapat pag-aralan maigi ng telco to kasi hindi basta-basta to. Kaya nga siguro nabito to nung nakaraan taon. Kasi napakahirap kasi buong halos lahat ng tao gumagamit ng SIM card . At hindi lang isang SIM card, multiple SIM card sa isang tao. Sa ako lang po . Gumagamit po ako na higit sa 10 SIM card. Pero lahat yan legit. Karamihan dyan naka-ano sa pangalan ko. So ayun ang ano dyan. Tingnan po natin at kailangan hindi basta-basta selfie lang na may ID. Kagaya ng sa ano, kailangan ibahin nila yung style . Kasi pag selfie lang na may ID, patay na. Yung mga OLA victim, mabibiktim na naman yan. Di ba? So para makasiguro tayo, kayo ng mga OLA victim, huwag na po kayong mag-atubili, mag-file na po kayo ng complaint, isubmit nyo na yung mga reklamo nyo na kayo ay nabiktima. Just in case, magamit yung mga banggitin nyo doon na nag-submit kayo ng selfie ID dun sa mga kumpanya na yan, o yung mga ginawa ng utang dahil may selfie na, wala namang utang. So ayun, sa reklamo nyo, isama nyo yon para in case na magamit uli dito sa SIM card registration law, etong inyong mga selfie, may laban kayo. Pero anyway, dapat hindi lang ganun. Dapat may mga iba silang mga taktika dyan. Total, ano na ngayon . Yun. Di ba, pag nabiverify tayo, biniblink natin yung mata para mapatunayan na hindi picture lang yun isinasubmit mo. Dapat ganun. Dapat yung meron silang mga access na buhay talaga. Itong nagpaparehistro at mismong ano, para makumpirma nila na hindi madadaya ng mga mandarambong na mga OLA, scammer, mga daganding din itong pagpaparehistro ng SIM. So basa tayo. Ayan, kung meron po kayong nais idagdag at i-comment lang po ninyo at babasahin po natin. Rose Pubs, hello po. May OLA po na nangaharas po sa akin. Kahit naman po siguro SEC registered sila. Kung mangaharas po sila ng tao, mali po ang pamamaraan nila. We hope na may makatulong sa akin. Then, may isa akong karanasan, may na loan, pero hindi naman natanggap ang pera, tapos may due date na siya. What would we do po? Ayan. So, yun lang. Ganun kasimple. Labanan nyo. Dahil katulad nga ng binanggit mo, di ba? At may ginagawa silang pangaharas. Nagkaka-loan ka, no? Wala ka naman loan. So simple lang. Harapin mo, labanan mo. At matatapos na rin ang mga pananamantala na ngayon, mga pananakot nila dahil nagkaroon na ng SIM registration law. So lahat naman yan, puro naman na ano yan, puro katarantaduhan niya pinagagawa ng mga OLA na yan. At wala nang naniniwala sa kanila. 'Di ba? Kaya ang gagawin niyo lang talaga sabi ko nga, face your fear, harapin niyo. At labanan niyo lang. Hindi nila kayo kayang idemanda. Maniwala kayo. Dahil umpisa pa lang, mayroon na silang pambobudol-budol na ginagawa. Terms, interest cap ceiling, harassment, lahat 'yan, rehistrado man o hindi. Wala pa sa kanila na sumusunod. Wala pa ako nakikitang sumusunod sa interest cap ceiling. At meron na po tayong interest cap ceiling. AJ Padilla, depressed na po ako sa mga OLA na yan. Ayan. Nako AJ, wala kang dapat ika-depress. Baliktarin natin. Hayaan mong itong mga agent ang ma-depress sa'yo. Diba? Deadmahin mo lang. Hayaan mo sila ang ma-depress kaysa ikaw ma-depress, aba. Tuloy ang buhay. Utang lang yan. Yung utang na yan, patibong. Scam yan. Kaya hindi nyo dapat pinoproblema.
Napapagod na po ako, kakaisip, sabi ni AJ Padilla. Mag-ano ka, pag medyo nai-stress ka, mag-backread ka sa group, mag-backread, mag-anood ka ng mga YouTube. O yan, may YouTube din ako, panoorin mo. Huwag mo lang panoorin yung mga YouTube na tumutulong daw. Pero mga scammer, isasali kayo sa GC at ihinga kayo ng bayad, iaalokin kayo ng mga ano nila, mga cooperative peke, may bayad. So, puro ano yan, puro scammer yan. At nagpapa-interview pa ngayon sa TV na tumutulong sila at pinopromote pa nila yung kanilang mga ano. Napanood ko minsan, SMNI, yung ano. Ito yung ano, yung nagpa-interview pa, gumagaya. Kapal talaga ng mukha. Hindi ko alam talaga kung sa kumukuha ng kapal ng mukha itong mga to. Yung ano, yung ano ba pangalan nito? Yun. Si ano, si Escamero. Si Chupalemo. Escamero. Ayan. Kayo na bahalang mag-reset kung sino 'yon. AJ Padilla, text blast na po ang inabot ko kay Hian na. Opo. Ayan, text blast. Alam nyo na po, mag-backread po kayo para malaman nyo mga panlaban dyan. Mag-post kayo sa group na kayo ay na-scam sa mga ano FB nyo. Isend to many nyo sa mga friends nyo na huwag nang pansinin itong mga scammer na to dahil scammer yan. At matatapos na po sila. At kung matitrace nyo, alamin nyo kung sino yung mga yan. Yung mga number na yan, ipunin-punin nyo. At i-file nyo po sa PNP Anti-Cybercrime yung mga number na naninira na yan. Hingin po ninyo yung mga paninira sa inyo na isinend sa mga contact nyo. Sabihin nyo sa kanila, pakisend po sa akin yung mga screenshots ng mga sinasabi nila dahil ireklamo ko, ipapile po namin yan sa anti-cybercrime. Kasi scam po yan. At huwag nyo pong sasagutin, huwag nyo pong pansinin dahil kayo po ay i-scamin lang yan. Ganun lang kasimple. Labanan nyo lang. Kasi wala naman tayong magagawa eh. Yun lang ang kaya nilang gawin dahil hindi nga nila kayo kayang kasuhan. Dahil illegal po sila. So ang ginagawa nga po nila, stressin lang kayo, guluhin kayo. Eh, sa ngayon po, panahon na to, hindi na po bumibenta yung ganyan mga estilo nila. Kasi aral na po ang mga biktima. Alam na po yan ang lahat. At naipakalat na sa buong media, lahat. Kaya hindi na po mabenta. Ang ginagawa lang talaga nila dyan labanan, deadmatology lang. Sana ganun ka din, matuto kang lumaban. Sabi ni ano, Aldrin Mabait, ano po ang masasabi nyo sa mga bura-buragang? Since panoon pa, ilang taon na, talagang makakapal talaga ang mukha nila. Wala pong bura-bura. Noong pa namin sinasabi niyan, walang bura-bura, hindi po totoo yan. Ang bura-bura po, hihingan lang po kayo nila ng pera o hihingan nila kayo ng ano, identity theft po yan, nanakawin lang po nila identity nyo, kunyari. Huwag po kayo mag-entertain ng mga ganyan, bura-bura. At palabas lang po nila yan, scam po yan. Sasabihin ni iba, hindi na ako ginugulo ng ola, nagpabura ako dito, nagpagawa, patulong ako sa taong to, kontakin nyo. Yan. Sila-sila lang din po yan. Ang grupo yan ng mga dagandingding na kung tawagin namin nung araw pa. Sila-sila lang po yan. At big time na nga po ngayon yung mga yan eh. At laki na ng na-scam nila sa mga tao. At sobrang kapal ng muka. Nagpa-interview pa yan. Sa isang programa ng SMNI ba yun na may mga pulis pa. Nagpapanggap na tumutulong dito sa mga biktima. So, mas madami na, sabi ko patay, mas madami na naman mabibiktima itong mga to. Kawawa naman. Yun. Kaya wag po kayong maniniwala dyan. Nasa sa inyo lang po yan. Kung gusto nyo makaiwas doon sa panggugulo nila, i-delete nyo po lahat ng ola ninyo. I-lock nyo po ang Facebook nyo. Ganun lang po kasimple. Tanggalin nyo. O kahungkat maaari, i-reset nyo mga po ano. Tanggalin nyo yung mga phone, yung mga listahan ng mga importanteng mga nasa phonebook nyo. Ilipat nyo yung SIM nyo sa ibang cellphone, lagyan nyo ng ibang mga contacts. Ganun po kasimple. Iligaw nyo lang po itong mga anong to. Kasi nakikita po nila yung mga laman ng cellphone nyo eh.
dahil dun sa bag na inilagay nila sa loob ng cellphone nyo, nag-apply kayo or nag-download pa lang kayo nitong mga application nila. Ganun po 'yan. Kailangan matanggal nyo po 'yung nasisilip nila 'yung mga laman ng phone book nyo. Isa pong paraan 'yon. At katarantaduhan po 'yung sinasabi nilang bura-bura. Antangan nyo naman kung maniniwala kayo sa bura-bura. Unang-una, hindi naman mabubura 'yan talaga hangga't di kayo nagbabayad eh. 'Di ba? 'Yung ang bayad na hindi pa nabubura eh. Dahil nasa kanila pa rin 'yung record nyo eh. Kaya kung gusto nila kayong gawan uli ng utang, gagawan uli nila kayo ng utang. 'Di ba? Kaya scam nga talaga 'yan eh. Kaya huwag kayong magbabayad online. Kaya nakamaganda. Ay kailangan face to face sa police station, naka-blatter na kayo ay nakipag-settle na sa kanila kung gusto niyo magbayad. Pero kung ganyan naman talaga, huwag kayong matakot dahil from the start illegal talaga ang mga pinaggagawa nila. Terms, interest rate, harassment, pananakot, yan. Sige, at tayo po ay basahin ko na lang po muna at antabayanan po natin kung anong mangyayari dito sa mga implementing rules and regulation. Yun lang po, kaya po ako nag-live ngayon. Gusto ko rin po sana makita kung anong inyong mga palagay dito sa mga sinabi nga na narinig ko kahapon kay Senator Grace po na isa sa binanggit na mga telco na proseso ay itong magsasubmit ka ng selfie ID with selfie mo. So baka maisubmit nga ka ako. Nako, baka maisubmit yung ating mga isinubmit sa OLA ay gamitin ng mga OLA agent na naman para makapagparehistro ng maraming SIM card at yun din ang gamitin nila para mangharas. Yun ang isang malaking problema. Yung dapat talaga ang pagbe-verified ng mga telco yung talagang live. Live ang ano nila. Submit kang ID, live na ang live ang kaharap nila na para mairehistro. Huwag yung basa-basa lang na picture lang. So dapat mag-isip sila ng mga safety precautions para maprotektahan itong ating mga pagpaparehistro. Ayun, teka ha. Jairi Mark Toledo. Oh, sino to? Si Mark Toledo. Hi, Tatay Perfecto. Magandang hapon din sa iyo, Mark. Jairi Mark Toledo. Pasensya na kayo at ang mata natin medyo Eneira Gihikam Ropab. Ako po, na-scam po ako. Ayan, na matagal ko na sinasabi. Yung mga scammer na po yan, talagang makakapal ang mukha niyan. Alam mo, ang mga ninuno ng mga scammer na yan, ano paumpisa niyan, itong yung alias Kenneth na to, at yung alias Supalemo, ha? Ex-Camero. Ayan, kayo na po bahala. Yan po yan, sila po yung mga napaumpisa niyan eh. Yung mga kakasama yan noon pa. At may mga kasama po yan, isang grupo po yan. Yung iba po dyan, mga dating agent na mga taga-pondulong pa nga yung iba dyan eh. At maghalo-halo po sila dyan, marami po yan, isang buong team yan. Mga scammer po yan. Enel Rajihikan Ropab, pautang online, sobrang stress ako dahil may patay pa kami. Akala ko sa pautang loan na yan, makakatulong sa akin, hindi pala. Ayan, talaga pong hindi. Dahil scam po lahat ng halos, scam lahat ng OLA. Mapapansin nyo po yung interest nila, yung kaltas nila, at yung pananakot, yung kanilang terms, puro hindi po tumutugma sa tama. Kaya illegal po, kahit registrado pa yan. Jen Flores Navarro Claro, nagka-patong-patong na OLA ko, kakatapal, di ko
na po alam gagawin. Anong hindi mo alam ang gagawin? Simple lang ang gagawin mo. Sabi nga ng iba, deadmatology. Illegal yung mga yan. Ang gagawin mo, labanan mo sila. At kumawala ka na. Huwag kayong magtatapal-tapal. Ayan ha. Walang tapal-tapal. Huwag kayong maniniwala sa mga borobora. Huwag kayong magtatapal-tapal para hindi lalong gumulo ang buhay nyo. Okay po? So, sa mga ano, nag-subscribe, sumuporta sa ating YouTube, maraming salamat po. At kung kayo'y nai-stress, kaya ako po ginawa yan para in case na hindi ako nakakapag-live, hindi ako nakapag-post, nakakasagot sa mga maraming mga PM sa akin, at least naiipon po sa YouTube at kayo na po bahalang maghanap o mag-backread na mga kasagutan sa inyong mga tanong. Andiyan naman po lahat. Kaya support lang po ha. Maraming salamat po. So may mga nagme-message pa. Si L. Dab. Lahat ng nasa contacts ko pati dinilagay sa reference na text at natawagan na po nila. Ayan. Kung ganyan ang ginawa, ginawa sa'yo, aba, i-hold mo. Huwag mong bayaran muna. Hamunin mo sila na mag-face-to-face kayo para makita mo sila, mag-question mo sila. Mag-settle kayo kamo. Yeah. Yung mga contacts mo, huwag kayong masyadong marmoblema kasi hindi lang naman kayo ang biktima. Daan libo, napakarami pong biktima. Yung mga contacts nyo, maaaring hindi lang kayo. Isipin nyo na lang, hindi lang kayo ang dahilan ng panggugulo sa kanila ng mga OLA. Sa dami ng mga kaibigan nilang napasama sa OLA, sigurado hindi lang kayo eh. Kaya hindi nyo alam eh, hindi naman sila nagpapakilala eh. So, sigurado ba sila na kayo yon? Baka meron pang iba. Yung iba, sabi pangalan nyo. So, scam po yan, sabihin nyo. Scam yan. Huwag nyo entertainin. Dahil scam yan. Walang katotohanan yan. Kasi dami account yan eh. Ni hindi nga nila kaya magpakilala eh. Di ba? Kaya huwag nyo pong problemahin. Hayaan nyo sila ang mamblema sa inyo. 30 plus na po yung OLA ko. Kakatapal sa mga yan. 1 month pa lang. Almost 100,000 na siya. Dahil sa taas ng kaltas. Eh kung mawala ka, huwag ka nang tigilan nyo na yan. Kung mawala na kayo dyan, kasi lulubog talaga kayo dyan. Alam nyo na ngayon, nalulubog kayo. So, kayo na po ang gumawa ng paraan para makaalpas dyan sa kumunoy na yan. So, walang mangyayari kung hindi nyo lalabanan yan. Kaya nga nyo lumaban. Isipin nyo, hindi po kayo kayang idemanda yan. Dahil illegal lang terms nila, illegal lang mga modus nila. Il Bob, naka-block na po lahat pag may unknown calls po. Tama yan, sige. Ayan. Jen Flores, Navarro Claro, ano pong YouTube channel nyo? Ang YouTube channel natin, pangalan ko, syempre. Yun din po yon. Search nyo na lang po. At saka marami po tayong post dyan ng mga, At pinopost po naman natin yung mga live, pinopost din po natin sa YouTube. Ayan. So, magkita-kita po ulit tayo sa susunod na may balita tungkol dito sa mga proseso ng SIM registration bill na to. At tabayan na natin talaga kung ano yung proseso. So hinay-hinay lang po tayo, obserbahan po natin. Ngayon, kung meron pong mga proseso na gano'n na medyo hilaw at medyo meron tayong napansin, punahin po natin. At wag po kayong mag-alala, nakabantay po kami at pupunahin po natin yan. At ang kinakailangan pag-usapan natin dyan sa mga kaibigan nating mga media, pag-uusapan po natin yan kung para mas mapaganda po ang proseso nitong pag-iimplementa nitong SIM registration bill. Para po sigurado na hindi magamit na naman ng mga scammer at ng mga OLA ito. So magandang hapon po sa inyo lahat. Kita-kita po uli sa susunod. Mabuhay po kayo. Lagi niyong tatandaan, ang importante, tuloy niyo yung buhay niyo. Deadmatology, huwag niyong problemahin ng OLA. Hayaan niyo sila ang problema sa iyo. Maraming salamat po. Kita-kita po uli sa susunod.